Madam, ano ba? Natakot ka ba sa akin? Oo, natatakot ako. Bago tayo magharap? Yes! Bakit ho kayo nag-YouTube? Wala ho bang gustong kumausap sa inyo? There are friends na nagsasabi na, bakit ni Small ginagawa yan? Ba't siya nag-vlog? Di naman bagay sa kanya. Mommy, please don't do that. Oh my God, hindi sila supportive. Yung husband ko, walang care. Oh, tita, I'm your fan. Because see, they're even very supportive of me. Tapos kayo naman, kakayahan yung mom nyo. Naiyak na ako. Sabi daw, sobra akong tabacho. Mukhang elepante. Oh, see? Oh, ngayon, kayong humingi ng greetings. Dati, ayaw nyo. Lulusugin na po natin si Madam Small Laudre. Oo. Sa kanyang napakagandang bahay. Ay, ito na pala. Ina mo, may secret passage pa rin. Hi! Hello, guys! Oh, diba? Hi, okay. Ang akin pong team. Gusto po. Oh, hello po. Okay. Hello hi. Po. Tama, may elevator. Yeah, dalawa po. Okay. Yung isa pa rin yun sa mga rooms. So push. Ayun. So I have my parlor on the right side. Parlor? Oo, I have my salon. Yes. Tare, may salon si Madam para sa kanya lang. Yes, ito yung salon ko. Ayun. Oh, thank you. Diba? Kasama po natin ngayon ang controversial. Wow, controversial. Ang hindi niya akalain na siya ay ganun kasikat sa kanyang mga fans. Dahil sabi nila, at her age, bakit nag-YouTube pa yan? Aalamin natin really, yan mula kay Madam Small Laude. Hi, Olgi! I'm so happy na want to be in your show. Of course, you're so funny. And syempre, ang lakas ng show mo, ha? Madam, ano ba? Natakot ka ba sa akin? Oo, natatakot ako. Bago tayo magharap? Yes. Ano sabi mo kay Karen? Don't ask this question. Of course, kabilin-bilinan. Oh, medyo nagtataka ako. Small Laude. Bakit yung Small Laude? Bakit hindi big, medium? Because I'm big. But no, you know, when I was small, yung dad ko, sabi niya, sobra akong very, very small. So, yan, small, small. So, dumikit. Nag-stuck na sa akin. And people, they don't know me with my real name na Marisa. They know me as small na. Even sila, yung mga kasambahay here, they call, okay, Marisa Laude. Hindi po, wala po ditong ganon. Ah, hindi nila alam na Marisa kayo? Yeah, hindi alam na Marisa. Nagtataka kami, yung mga kapatid niyo ba, merong ang pangalan, medium, large, extra large? No, there's one who's muntik. Muntik. Means small also. Bakit niyo ho nagustuhan mag-YouTube? Kung hindi po ba kayo nag-YouTube, ano po si Small Laude? Housewife. Yes, actually, yung YouTube ko, it's not very serious at first. Parang, I don't even know kung ano ibig sabihin ng YouTube. Parang, wala. Akala ko, rarampa-rampa ka lang. Yung pala, kailangan ka magsalita, mag-do contents. So, that's the start. Pero I have no idea when I started. So, sinong nag-encourage sa'yo mag-YouTube? Karen Davila said, ay, mag-YouTube ka. Pero paano ba yun, dear? Sino ang namilit sa'yo at nag-encourage sa'yo na mag-YouTube? Yes, the first taping, you were here. And ako yung nagsabi kay Small, mag-YouTube ka na. Life-changing for life-changing you. Life-changing because, guys, ang pinagpipilian ko kung magko-congresswoman ako o YouTube. So, sabi niya, do, ganito lang, nasa camera ka. So, sasabihin mo yung life mo, ganyan. Basically, it's all about you. Mm-hmm. So, ganun lang nag-start, pero hindi serious. Bakit ho kayo nag-YouTube? Wala ho bang gustong kumausap sa inyo? Dito sa bahay, walang gustong kumausap. Lagi akong pinapatahimik. But you know what? Ba't ako nag-YouTube? There was a time na bored ako kasi I'm working for my husband before. I always go sa office at nagsasign in the afternoon. Pero may isang time, naging sobrang computerized na lahat. I don't have to go and sign. And siko, ano kaya? What can I do kaya? So that's the time I started. But I'm not sure what's YouTube. Basta ginawa ko lang rampa-rampa sa States. I started when I was in LA. But it was not serious at all. Nung nag-start kayo mag-YouTube,
Ano po initial reaction ng pamilya ninyo? Ah, my gosh. Yung first, there's a family chat with my kids and my husband and I said, FYI, I will be a vlogger soon. And then that night, my daughter came into my room and said, 2 a.m., Mommy, please don't do that. Why? Can you do that after 4 years? Why? Bakit? Basta mommy when I'm out of school na. Because syempre baka ma-embarrass siya sa mga friends niya. Diba? Parang nahihiya siya. My mom is a vlogger. So parang nasad ako. Sabi ko, oh my gosh, ayoko na. Kasi ayoko naman masad yung daughter ko. Oh. And then one time, papunta sa States, I said, FYI, I'm doing it. I will start my YouTube na. So, nung kayo ay tumigas ang ulo at itinuloy niyo yung happiness ninyo, ano naging reaction pagkatapos? Ang reaction? Of course, parang, Mommy, we don't wanna watch you. Mommy, ang cringy. Hoy, cute yung mommy niyo, ha? And then, there was a time, laging, every time, kasi ako lang mag-isa, parang, I will say, hi, hi. And then, nagagalit sila, Mom, can you please stop? And you can see sa face nila ng stop. So, there was a time na lunasad na ako. Oh my God, hindi sila supportive. Yung husband ko, walang care. So, parang naglaylo ako. And then, one time, yung kids ko, they asked sila rin ang nagtanong sa akin na, Mom, bakit ka na hindi ka na nag-upload ng YouTube? Ay, you're so lazy naman to do contents. Sabi niyo, ayaw niyo. No, Mom, you do. My friends are asking. So, doon parang naging supportive sila ng konti. Pero they don't want to be in my YouTube. Pero ngayon, nako-convince ko na nasasanay na rin eh. Lang, hi, hi, sige. Tapos, magbabad sign, gagawa ng something na hindi maganda sa camera. O, sige, papakita ko yan sa camera. Sige, gawin niyo kahit ano. Gusto, okay, hi. Hindi ko na. So, nakatutok sa akin. So, nagbe-behave sila sa camera. Kaya hinayaan ka na ng pamilya mo. Hinayaan. O, tsaka may peace of mind sila. Hindi ko na sila ginugulo. Kasi everyday, o, Philip, nasan ka? O, PJ, uwi na. Ngayon, hindi na. Wala akong time masyado to check them, ha? Yung check mga anak ninyo. Yes. Kasi busy nga kayo sa pag-vlog. Busy ako sa sarili ko. Ah, so, kung hindi kayo nag-vlog, nag-aalala kayo sa kanila kung nasa na sila at ba't wala pa sa bahay. Paano yung tawag ko? Paano yung check ko? So, kaya nakaigirin. Ayaw. Parang advantage din para sa kanila yun na salamat. Hindi tayo kinukulit ni Mami. Lalo na si Philip. Parang sabi niya, pwede ba 95% ng buong life mo? Eh, hinahanap ko siya. Nasaan ka na? Eh, ngayon akong time. Talaga? Yeah. Sila na naghahanap sa akin. Mom, where are you? What time are you coming home? Where are you right now? Mga ganyan. Ano siya sabi mo? Oh, your mom is busy. I'm working. Working sa pagbablog. Yes, pagblog. Chikahan. Dinner. So yung validation nakuha niyo pamula sa mga kaklase at mga friends na mga sa anak. Friends, hindi oh, pa sa oh. mga mismo anak ninyo. Yes, sasabihin, oh tita, I'm your fan. Tita, I watch you. Because see, they're even very supportive of me. Tapos kayo naman, kakayaan yung mom nyo. Oh. Eh kasi nga naman, 50 years old, tapos nagbablog, di ba? Oh. So parang my mom is a vlogger. Parang dapat daw housewife or working. Mm-mm-mm-mm. Kasi the age, ha? It's not because vlogger. It's just my age as a mom. So, anong take nyo doon? Siguro feeling ng mga anak ko parang nagmumurong kamyas ako. O bumabalik ako sa pagkabata. But, yeah, mommy, can you act your age? Are you guys ready? Let's go! Why? All of you? So, parang, why? I'm fun. You know, I'm fun. People are so happy to watch me. And I give good vibes. So, parang, it took a while for them to accept. So, ano po nagawa na ng YouTube sa buhay ni Small Love? Oh my God. Sobrang big difference. You know what? At first, hindi ko alam that I made people happy. And then I get like messages and letters, mga direct messages na, you know, may mga messages, some people na nagkaroon ng nagkikimo, nawalan ng work, and they are depressed. And then he said, Mom, you know, nung napanood ko kayo, parang, you know, nagkaroon naman ako ng hope na ganyan. At tapos napapasaya niyo ko. And then I go to sleep, masaya ko. Kanina, I was so depressed. I lost my job, pero nanood ako ng ano. There are letters na gano'n ng mga messages. Tapos last week, naiyak nga ako. Kasi there's a letter na gusto na daw niyang mag-end her life. Tapos they said, oh, panoorin mo tong si Miss Mall, good vibes, ha? Ano naman yon? Tapos tinry daw niyang i-click, wow! Nagkaroon daw siya ng hope sa life. Na-surprise ako, oh my God, parang, Lord, am I destined to do this, to give joy to people? So parang, I think, baka, that's my role also, no? Yung parang, to give good vibes to other people, magkaroon ng hope. Yeah, that's how I felt now. Parang, yun ang purpose niya. And then, sabi ko, ay, may sense na. Hindi na, gawa ko na doon.
Kaya namumblema ka rin kapag wala kang content. Sobra. Yan ang mahirap pag walang content. Ikaw ba, Og? Hindi ka nahihirapan. Ang hirap ng content. Ikaw na in-interview ko. Mali. Okay. Back to the ano. So, ano ho sa mga YouTube content ninyo yung pinaka-memorable para sa inyo? Na doon kayo lalong nakilala. Ah, nakilala? Oh my gosh, madaming content. But you know, there are contents also na hindi ko alam. Gustong-gusto ng tao. Yung kunwari, nag-harvest ako ng fruits. Ayan, wow, ang ganda nito, no? I-display natin sa kitchen. Na nagda-diet ako, pero hindi ko alam yung gusto nila yon. But you know, like, I think they like yung family-oriented. I'm with my kids, my husband, family. That's what they like. Yun yung napansin ko. Buti, ano, no, sumasama na yun sa yung mga kids niya, yung family niya sa YouTube niyo. Ay, syempre, sa dami ng drama kong ginagawa. Supportive na sila. But so, not all the time. Merong moods rin. Ah, na hindi mo sila pwedeng yakagin magdama. Ah, hindi basta. Basta kailangan maraming usapan yan. Manguuto. Manguuto, tsaka babayaran. Oo. Pero hindi ko na mabayaran minsan. Oo. Basta depende sa mood nila. Ang pagkakakilala nila kay Small Law, di parang syempre, good vibes kayo, hindi ba? Pero nabalitaan din namin na kayo ay good Samaritan. Oo. Saan niyo po natutunan yung pagiging good Samaritan niya? Like, nagpapaaral ho kayo ng mga kids, ng mga angels. Yeah, totoo? Yeah. Yes, some of them. Yes. Oo. Bakit ganun si Small? You know what? Ang family namin, especially my sister Alice, sobrang dami niyang charity. And yung mom ko rin, ganyan din kami noon. Nagsusupport din ng mga family ng kasambahay, mga empleyado sa office. Talagang sa family namin, ganyan. Nakagisnan yun. Nakagisnan. Pero ako pa nga ang least na ganun. Pero ngayon, I became charitable, you know. So yung pong kinikita niyo sa pag-YouTube niyo, ay kumbaga, part of it goes to charity. Yeah, yes, may ganyan. So yun ang hindi alam ng mga tao. Yeah. Nakala nila nagyayabang ka lang. Yes, I give back, you know, of course. Before, I was so kuripot, but when I became a YouTuber, dun ako naging generous pa. I'm sure may nagtanong na rin doon, nung araw ba, mahirap lang ang buhay ng pamilya ni Small? Hindi naman. Before, simple lang kasi yung life before eh, no? Mm-hmm. Pero, okay naman. Okay yung family namin. Oo. Pero pinangarap mo maging donya raw at the age of 7. Yes. Gusto ko talaga yun. And even my ate said, Small, paano mo alam hingin yan kay God? Paano mo alam ipag-pray? Paano nyo pinag-pray? God, please give me a car, a driver, when I get, parang pag lumaki na ako, gusto ko ng magandang kotse, gusto ko naka-chilen. Basta, ganyan yung dream. Gusto ko, pick-a-boards. I was like, asking for that, and then my ate said, paano mo alam yun? I don't know. I just, basta gusto ko lang. At nagkatotoo. Nagkatotoo naman. Mm-hmm. Siyempre, parang ang 1 million sa inyo ay parang barya na lang. Ay, naku, hindi naman. Malaki pa rin. Dati, pero ngayon ako hindi. Malaki na yun now. Mm-hmm. Ano pong na-realize niyo at bili kayo ng bili ng mga bags pero hindi niyo naman po ginagamit? Happiness niyo ba yan na kahit hindi niyo gamitin basta nakabili ka? Before. Pero ngayon, parang wala na ako sa phase ng life ko na I want to buy this, I want, parang wala. Nasa phase ako ng contento ko. I'm so contented with my life. Ah, okay. So, ano na po mangyayari sa mga bags ninyo? Na yung iba, nasusurprise kayo dahil pagbukas yun, ay, may binili pala akong ganito. Yeah, I'll just keep it for my daughter, for my other daughter-in-law next time. Pero you know, those are material things eh, no? So, material na ba? Material lang yun. And so, I can let go. No matter how nice the bag, expensive. Just material. Ang importante, syempre happy tayo and healthy. Yun lang talaga yung prayers ko na every day I ask the Lord. So, sa pag-vlog po ninyo, ano po yung pinakamasakit na sinabi ng isang netizen na hindi niyo makakalimutan? Sabi daw, sobra akong tabacho eh, mukhang elepante ako. Ganun lang naman, di ako nasasaktan. Whatever. At saka, wala namang masyadong negative. At saka, hindi akong affect doon. Ay, Diyos ko, delete ka, get out from my page. And huwag niyo akong panurin kung hindi niyo type. Diba? Tapos parang ano ah, ito rin yung vlogging na nagpasikat sa'yo. Hindi ka man nag-artista o uma-artist sa TV. Ito yung naging daan mo. Yeah, imagine. Diba, sabi ko nga dati, gusto ko mag-showcase. Alam naman nangyayari. Pero imagine now, ano, because of this, no? Vlogging, and then people, ako nakilala nila ako, even outside Manila, sa Amerika, so many people are like, oh, we want to meet you, meet and greet kayo, ganyan. Naramdaman mo sikat ka?
not naman sikat na sikat, pero yung there are people who like to ano, meet me and mag-picture, ganyan. I'm sure mararamdaman mong sikat ka kapag ang mga anak mo ay nagsasabi, Mami, sabi ni ganito, sabi ng friend ko. Nagpapagreet. Bakit daw ano, bakit daw yun ang ginawa mo sa ano? Oo, yeah. Natuwa sila. Oh, Mami. Paano ka na-approach sa mga anak mo? Mami, pwede bang i-greet mo yung friend ko? Mami, pwede ba ng greetings ng mom ng friend ko? Mami, gusto nilang i-surprise yung girlfriend nila o mother-in-law nila? See? Oh, ngayon, kayo humingi ng greetings. Dati, ayaw nyo. Diba? Ayaw nyo. Ngayon, hindi na nakikiusap sa akin. Dati, ayaw nila. Ayaw nila before. So, yan bang mga ngiting yan, madam? Wala namang ano. So, syempre, isipin nila parang ang ganda-ganda naman ng buhay ni Small. There are people who said, ba't yung nagbablog, okay naman yung life niya. Oh. Parang, I think, during the pandemic, parang wala naman akong magawa nun. So, dito sa house, gagawa ko ng vlog. Ay, vlog. Parang nakakalibang rin, ha? At nakakabata. Nakakabata. Oo nga. Parang kayong ano eh. Parang younger version kayo ni Maria Rodriguez. Ako pa younger, ha? Diba? O ba kasi, ako yung older version of Mariel. By the way, the mom of Mariel is my best friend. Ah, really? Yeah, when we were in grade school, we were classmates. Like, grade 2. Oh. Yeah, mom ni Mariel. Yan bang mga ngiting yan? Sa likod niyan, meron ding lungkot. Ogi, syempre lahat naman ng tao may problema. Ako nga, may time na nadidepress. Ha? Yeah. Yung ano nyo, yung pagkakikay nyo sa YouTube. There are times na, bakit ako sad today? My God, bakit ako sad? And I'll just pray. And there was a time nga, naglinger pa, nagtagal pa, parang Lord. So I will take supplements na matcha, mga food na nakakaalis ng depression. At saka nag-aaraw ako, vitamin D3. Not all naman, syempre, hindi naman, di ba? Lahat tayo, we have problems. Ano ang pinakamatinding problema ang dumating kay Small Laute? Pinakamatinding. No, when my dad had cancer before, pero now, wala na siyang sakit. Okay na siya. And that was like 10, 11 years ago. Nagkaroon siya ng parang, food we brought him sa Singapore. And that's like every month. Yun yung pinakamatinding problem na dumaan sa life ng family namin. Pero now, sobra na siyang healed. Siyempre, prayers. Tsaka, siyempre, pinagamot namin siya. So, ano pa ang pangarap ninyo? I just want my kids to be happy and get what they want in life at saka maging okay ang life nila. Yan ang talagang prayers ko lang. Yan na lang talaga yung gusto kong mangyari. And syempre, good health talaga, 100 years to live. Yan ang gusto ko lang. But at the moment, I'm at the state ng life ko na I'm contented and so thankful and I always pray to God, God, I'm so happy right now and thank you for the blessings. What completes you as a person? Siyempre, Ogie, ang importante, may family ako na nandyan, nagmamahal sa akin. My siblings, my parents, kids, and my husband, my family. And second, siyempre, we're so blessed and I want my kids to like be successful in life. Yan ang magko-complete sa akin eh, pag everyone, all my loved ones are happy and healthy. Swerte mo ba sa inyo ang mga kasama? Yes. Oo, lahat yan. Ang babait. Walang salbahay. Walang salbahay. Sobrang okay. Kasi minsan nasasamahan talaga, no? There was a time, may ganun, pero ngayon wala. And I also pray for them. Talaga? Always kasama ang kasambahay sa prayers, good health nila, na masaya rin sila. Siyempre, kailangan masaya sila sa akin. Diba? Hindi naman pwedeng ako lang. Ano mong naging reaction ng isa o dalawa o ilan sa mga kasambahay ninyo nung surprisahin niyo sila ng mga regalo? Sobrang happy. They're so appreciative. Sobra silang happy. And kahit magkano lang ibigay mo sa kanila, sobrang they appreciate talaga. Thank you, ma'am. Basta kahit ano lang ibigay mo. Oh, talagang masaya. Si Boy, when is the 500 ka? Nakakamagkano na. Yes, nakamasyado na. Okay, Boy 500. 1,000 for you, ma'am. Okay, pakilan mo na. So, hindi totoo yung mga napapanood sa teleserye na nangaapi ng kasambahay ang mayayamang No, oo. Kahit yung friends ko naman, they're okay. Pero mababait din sila sa kasambahay. Parang yung mga teleserye, hindi naman totoo. But there are some siguro, no? Hindi natin alam. So, ngayon nung medyo kilala na ho kayo sa vlogging industry, ano po sabi ngayon ng mga friends nyo? There are friends na nagsasabi na, bakit ni Small ginagawa yan? Ba't siya nag-vlog? Okay naman yung life niya, okay naman yung status niya in life. Bakit niya ginagawa to? May umiwas po ba? No, wala. Wala namang umiwas, pero I know, parang why issue. Nabaduyan sa'yo? Nabaduyan, or... Nachipan? Nabaduyan.
ay, mas nabado yan. And they said, parang ba't niya ginagawa yun? Hindi naman bagay sa kanya, yung status niya in life. So, parang, ako naman, okay, I'll do what I want. Kasi, ahala, as long as wala akong tinatapakan, happy ako sa gagawin ko. And now, actually, if may mga kids sila na i-greet naman yung kid ko o yung daughter ko, sobrang kinikilig. So, ngayon, i-turn out pa, sila pa yung happy for me. Yeah. Bakit po kayo may manager? No, may manager kasi may mga endorsement ako. May manager. Okay. Oh. Kasi you know what? Walang hang mag-handle. I don't know how to handle mga ano sa mga ano ko endorsements. Kumuha kayo o may nag-apply sa yung mag-manage sa inyo? No, it was just a coincidence. Nagkakaroon kami dito ng what's this? Yung pictorial shoot. And then, somebody said na i-offer ako ng show sa Metro Channel. It's a Small World. Tapos yung friend ko na manager, who's Georgie Dingkong, he was here. And then he said, ay, ako manager. Parang ganun lang nag-start. Ah, si Georgie Dingkong. Ah, parang ay, manager ako. Parang ganun lang, hindi serious. Pag may mga endorsement lang. Yeah, pag yes. Okay. Yes. So, nagkaroon na po kayo ng TV show. Yes, sa Metro Channel. Oh. It's a Small World. Pero I just did 4 episodes and then another one coming this December. Gusto niya ba yung ginagawa? O madali kayo magsama? Gusto ko naman. Kaya lang, syempre, may puyat, buong araw mag-work. Eh, hindi naman ako sanayin hanggang gabi. Tapos ang aga-aga, morning pa lang, 6:30, 7, nagre-ready ka na. Tapos hanggang at night. At saka yung mga nagme-memorize ng mga lines, nababarok ako. Oh? Oo. Syempre, iba yung lines. Metro 5 sa Metro Channel. Nabanggit niyo po kanina kung ano yung nakakapagpasaya sa inyo. So, ano ho masasabi niyo dun sa mga tao na ang nakakapagpahati sa kanila pera? My God, it's not true. It does not complete you. Money is just part of your life that will make you happy. Siyempre, nasa earth tayo. We need money. Siyempre, how will we survive? Pero it's not everything. Pero siyempre, importante. Importante ang money. Impossible. Sobrang namang hypocrite pag hindi. Madam Small, ano po yung maipapayang nyo sa mga taong medyo nagdadalawang isip na gawin yung happiness nila kasi iniisip nila yung mga tao sa paligid nila na baka ma-awkward sila or baka hindi nila gusto yung makakapagpahappy sa akin? Ay nako, Ogie. Pag yan ang nasa isip mo, yung anong iisipin ng tao, hindi ka magiging happy. Parang you will live your life pleasing people. No. You just do what makes you happy. And as long as you don't step on anyone's toes, dapat wala kang tatapakan. Kasi life is not about pleasing other people. It's like doing what makes you happy. And of course, pag meron ka rin family or friends na gusto rin maging happy sa life nila, may gusto silang ma-achieve, supportahan na lang natin, di ba? Siyempre, Ogie, masarap pag everyone is happy, good vibes, and so ganun din sa ibang tao. So, pag masaya ka at healthy ka, so hahaba ang buhay mo. Siyempre, you have your own life to live and you don't owe anyone an explanation. Dapat maging masaya ka sa buhay mo.